sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Magandang umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules, 27 ng buwan ng Hulyo, taong 2022. Tama ba? Yeah. Minsan nahihirapan tayo sa Kastila, pero alam mo naman, peking Kastila, Luis, senyor. 2022. Ito mo ang ating IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. IZ Balita Nationwide. Una sa ating mga balita, mahigit 2,000 bagong kaso ng COVID-19 na itala. Kahandaan ng healthcare system ng bansa, tiniyak ng DOH. Panukalang 2023 national budget. Target is sumite sa Kongreso sa susunod na buwan. Pilipinas, posibleng maabot ang pagiging upper middle income country sa 2024 ayon sa NEDA. Dagdag presyo sa ilang basic goods, ikinakasana ng DTI. Ghosting, pinadedeklarang emotional offense. Shooting incident sa Ateneo case closed na ayon sa PNP. Sa balitang pangkalakalan, GDP ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2022, posibleng umabot sa 6.7%. At sa ibayong dagat, Russia magbabawas ng supply ng gas sa European Union. At sa balitang showbiz, Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz, ikinasal na sa kanyang coach na si Julius Naranjo. IZ Balita Nationwide. Minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Kami po ang maghahatid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita. Nationwide. Nakapagdala ang Department of Health o DOH ng panibagong 2,360 na bagong nahawa sa COVID-19 kahapon. Ayon sa DOH, bagyang tumaas ang bilang ng aktibong kaso na nasa 27,643 na mula sa 27,625 noong Lunes. Nanguna sa nakapagdala ng pinakamaraming kaso sa nakalipas na 2 linggo ang NCR na may 12,782, sinundan ng Calabarzon na may 8,165 at Central Luzon na may 3,671. Wala namang nadagdag na bilang sa mga nasawi sa bansa na nananatili pa rin sa 60,694 habang 3,669,425 ang gumaling sa COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 3,557,762 ang COVID-19 cases sa bansa. Iniyak naman ng Department of Health, DOH, ang kahandaan ng kanilang ahensya pagdating sa healthcare system bilang tugon sa gitna ng epekto ng COVID-19 na pandemic. Ang DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang mga ahensya matapos ang naging deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging sona na hindi na magpapatupad ng panibagong lockdown sa bansa. Sinabi ni Vergere na magpapatupad ng mga hakbang ang ahensya upang mas mapabuti ang access sa primary at specialty healthcare. Sa kabila nito, naniniwala ang DOH na mas kailangan palakasin ng pamahalaan ang bakunahan kontra COVID-19 sa halip na magpatupad ng mas mahigpit na restriksyon. Inilunsad na ng Department of Health o DOH sa buong bansang pinalakas na booster vaccination campaign kahapon. Layon itong matulukan ng booster shot ang 23.8 million na individuals sa loob ng 3 buwan o unang 100 araw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa DOH, gagawin ng mas available at accessible ang bakuna maging sa mga palengke, simbahan, malls, transport terminals, offices, mga pabrika,
Plaza at Paaralan. Magbabay-bay din ang DOH upang mas maraming senior citizens o A2 population ang mabigyan ng bakuna. Sa pinakauling datos, mahigit 71 milyong individual na ang bakunado laban sa COVID-19, kabilang ang 15.9 million na nakatanggap na ng booster shot. Nagpapasaklolo na ang ilang overseas Filipino workers sa OFW sa Macau. Makaraang maapektuhan ang kanilang ahanap buhay ng COVID-19 restrictions. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 5,000 hanggang 26,000 OFW sa Macau ang apektado ng panibagong restrictions. Ilan sa kanila wala na umanong pambili ng pagkain, kaya't nakikipag-agawan na sa pagkain ibinibigay sa isang restaurant. Karamihan sa mga apektado ang mga nagtatrabaho sa commercial at industrial sector na tigil operasyon dahil sa muling pagtaas ng COVID-19 cases, habang ang mga nasa food businesses, groceries at essential services lamang ang pinapayagang mag-operate. Inihayag ni DMW spokesperson Toby Nebrida na sinimulan na nilang magkaloob ng financial assistance na $50 vouchers upang ipambili ng pangangailangan ng mga OFW. Nagkakaloob din ng $200 one-time assistance sa mga tatamaan ng COVID-19. Samantala, tiniyak naman ni Nebrida na nakikipag-ugnayan na sila sa mga Filipino overseas labor offices upang matulungan ang mga apektadong OFW. Nananatiling monkeypox virus-free ang Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Dr. Ronjin Solanda, infectious diseases specialist ng San Lazaro Hospital, kung saan sinabi nitong wala pang nakakapasok na kaso ng monkeypox virus sa bansa. Gayunman, sinabi ni Dr. Solanda na dapat itong paghandaan at palaganapin ang kaalaman ng publiko sa pag-iwas sa nasabing virus. Nilinaw din ni Dr. Solante na hindi bagong virus ang monkeypox. Ang monkeypox ay tinutuling din na serious infection, bagamat may bakuna na para dito. Sa iba pang tampok na balita. IZ Balita Nationwide. Target na maipasa ng Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso ang panukalang 2023 National Budget sa August 22. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, nais ng kanilang ahensya na agarang maaprubahan ang naturang pondo bago matapos ang taong 2022. Layunin ng DBM na makakuha ng pinakamalaking pondo sa susunod na taon ay ang edukasyon, kalusugan at infrastructure sector para may pagpatuloy ang Build Program sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Bukod pa dito, maglalaan din ang malaking pondo para sa sektor ng agrikultura upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na kabilang sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, tututukan ng Department of Budget and Management o DBM ang pagiging bukas ng gobyerno sa paggamit ng digitalization sa ilalim ng Marcos Administration. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang Budget and Treasury Management System o BTMS ang mangunguna sa naturang sistema na magsisilbing online ledger sa lahat ng transaksyon ng gobyerno mula sa pagpaplano hanggang sa paglalabas ng pondo. Dahil dito makikita ng publikong level ng budget o ang mga nailalabas ng pondo ng gobyerno, maging ang natitirang balance sa budget ng pamahalaan. Samantala, siniguro naman ni Pangandaman na magiging transparency o malinis ang mga transaksyon ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Rin ng Department of Budget and Management o DBM na magiging masinop ang kanilang ahensya sa paglalabas o paggastos sa pondo ng bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, suportado ng kanilang ahensya ang nais ng Pangulo na makamit ang masigla at maunlad na ekonomiya. Sinabi ni Pangandaman na mamadaliin ang kanilang ahensya ang implementasyon hinggil sa economic gains at maisulong ang economic trajectory para marisolba ang malalang epekto ng pandemya. Tiniyak din ng kalihim na mas magiging matipid ang bansa kung saan ipaprioridad ang sapat na pagkain, infrastruktura at climate change goals. Kumpiyansa naman si Pangandaman na kayang makamit ng bansa ang matatag at maunlad na ekonomiya sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos.
Kumpiyansa naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na maabot ng Pilipinas ang target na maging upper middle income country sa taong 2024. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, posibleng makuha ang 6.5 hanggang 7.5% growth rate ngayong taon kung mapapanatili ang economic growth ng bansa. Sinabi ni Balisacan na kayang maabot ng Pilipinas ang minimum gross national income na $4,250 o katumbas ng 235,000 pesos sa 2024 na pasok umano sa World Bank standard ng isang upper middle income country. Sa kabila nito, tiniyak ni Balisacan na sisikapin ng pamahalaan na maiangat ang economic performance ng bansa sa pamamagitan ng comprehensive 8-point economic agenda na makatutulong rin sa paglago ng ekonomiya at pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin at serbisyo. Handa namang tugunan ng pamahalaan ang problema sa pabago-bagong global political economy ng bansa, bunsod ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, magpapatupad ng comprehensive 8-point socio-economic agenda ang Marcos administration para tugunan ang mga panganib at maibalik sa high growth trajectory ang ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Jokno na mahigpit ang gagawing koordinasyon ng punong ehekutibo sa Kongreso para mabalangkas at agad na maisabatas ang mga naaangkop o napapanahong panukala hinggil sa nasabing issue. Samantala, palalawigin rin ng kasalukuyang administrasyon ang papel na gagampanan ng pribadong sektor sa pagsusulong ng transformasyon sa ekonomiya. Bukod pa dito, sinabi ng kalihim na kanila ding palalawakin ang espasyo para sa civil society, isusulong ang inclusive at sustainable na ekonomiya ng bansa at pagkakaroon ng malinaw at focus na plano ang gobyerno. Hindi na umano mararanasan sa Administrasyong Marcos ang agresibong pangungutang sa panahon noong Administrasyong Duterte dahil sa COVID-19 pandemic na nagdala ng pinakamataas na utang sa nakalipas na 17 taon. Ito ang ipinayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinatigan ni Jokno ang pangako ni Pangulong Marcos sa unang sona nito na ang utang ng bansa ay mas mababa sa 60% debt to growth domestic product ratio pagsapit ng 2025. Naniniwala ang kalihim sa mga financial reform ng kasalukuyang administrasyon tulad ng tax reform for acceleration and inclusion at corporate recovery and tax incentives para sa mga batas ng enterprises. Hanggang nitong katapusan ng Mayo, umabot na sa 12.4 trillion pesos ang natitirang utang ng gobyerno kung saan pinakamalaki o 8.66 trillion pesos ay domestic debt habang 3.83 trillion ay foreign debt. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide. Pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 15 minutos, pagkalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide ngayong araw na ito ng Miyerkules. Na sabayan po ninyo kami napapakinggan sa pamamagitan ng aming mga sister stations, ang Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga, at Home Radio Legazpi. Aming mga kapatid na RPN Radio Stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Batak, RPN DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Iriga. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide.
Balikan pa natin mga balita, plano ng Department of Trade and Industry o DTI na magpatupad ng 6 hanggang 8% increase sa presyo ng mga nasa 30% ng total basic goods na nakalathala sa suggested retail price bulletin. Ayon kay DTI Undersecretary for Consumer Protection Ruth Castelo, pinag-aaralan pa nila ang mga repetisyon para sa price hikes mula sa mga manufacturer, pero hindi lahat ng commodities ay maaaring magpatupad ng dagdag presyo. Ito niya ay upang magkaroon pa rin ng mayroon pa rin mapagpilian ang ating mga consumer. Kabilang sa mga inasang magkakaroon ng minimal price hike ay ang tinapay, dilatang isda, bottled water, processed milk, instant noodles, kape, asin, sabong panlaba, kandila, harina, processed at canned meat, processed at canned beef, suka, patis, toyo, toilet soap, at baterya. Samantala, maaari nang magsampa ng kaso ang mga biktima ng ghosting. Ito'y kung maisa sa batas ang panukala ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves na nagsusulong na gawing emotional offense ang ghosting o ang biglaang pag-iiwan ng walang rason. Oy. Kala ko mumultuhin, yung pala iiwanan. Sa November pa yun eh. Alinsunod sa House Bill 611 o ang ACTA declaring ghosting as an emotional offense na inihain ni Teves, ay tinuring nito na isang emotional abuse ang ghosting na maaaring magdulot ng mental at emotional suffering. Siya nga naman. Ayon sa kongresista, kapag naging biktima ng ghosting ay nakakaramdam ang isang individual na rejected ito at mayroong epekto sa kanyang emotional state. Gayunman, walang nakapaloob sa panukala ni Teves na parusa sa ghosting. Ang nasabing mambabatas din ang naghain ng panukala na humiling na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at gawing Ferdinand E. Marcos International Airport. Kasama mo ngayon? Bukas wala na? Oo, bigla kang iiwan. Biglang nawala? Yes. Ibig sabihin, kasama mo ngayon, biglang nawala? Mm-hmm, naglaho parang bulak. Samantala, dinuturing na ng Philippine National Police na sarado na ang kaso ng pamamarin sa Ateneo de Manila University. Ito ang pinayag ni Quezon City Police District Office Director Brigadier General Ramos Medina. Makarang sampa ng patong-patong na kasong kriminal laban sa suspect na si Dr. Chow Yumol. Si Yumol ang bumaril at pumatay sa mga biktimang sina dating Lamitan City Mayor Rosita Rose Furigay at dalawang iba pa na habang nasa graduation ceremony ng Ateneo Law School noong July 24. Bukod sa 3 counts ng murder at frustrated murder, naharap din si Yumol sa kasong paglabag sa Anti-Kidnapping Act of 2016, Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Malicious Mischief. Ipinakuha mga nasabing kaso ng QCPD at PNP sa Quezon City Prosecutor's Office noong Lunes ng gabi. Kasalukuyang nasa custody na ng QCPD si Yumol na nakapit sa Camp Caringal. Bukod kay Furigay, kay Furigay, patay din sa pamamaril ang executive assistant nitong si Victor Capistrano at security guard ng paralan na si Geneven Bandiala, habang sugatan ng anak ng dating alkalde na si Hana na kabilang sa mga graduates ng Ateneo Law School. Hindi naman magbibigay ng special treatment ang Philippine National Police kay Dr. Chow Yumol na suspect sa pamamaril sa gitna ng graduation ceremony sa Ateneo de Manila University. Naniniwala si PNP Officer in Charge of Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na malakas ang kaso ng PNP laban kay Yumol na nahaharap sa patong-patong na kaso sa Prosecutor's Office. Kabilang sa mga kasong isinampa laban sa suspect, ang 3 count ng murder at frustrated murder in relation to Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 at Malicious Mischief. Ayon kay Danao, nasa prosecutor na ang desisyon kung iaakyat nito sa trial court ang kaso laban kay Yumol, na ngayon ay nananatili sa kustudiya ng Quezon City Police District o QCPD. Nagdesisyon na ang pamilya ng pinatay na security guard ng Ateneo de Manila University na iuwi na lang ang labi nito sa Lopez High na Misamis Occidental. Ayon kay Cristina Mascardo,
Asawa ng gwardiyang si Jeneben Bandiala, matagal na nila itong pinaplano o simula nung magtrabaho sa isang mall sa Tutuban, Maynila. Tiniyak naman ng Mega 4 Security Services Corporation na sasagutin nila lahat ng gastusin sa burol at transportasyon ni Bandiala. Maliban sa 100,000 pesos na tulong na ipinabot ng Mega 4s, tatanggap rin ng insurance ang pamilya ni Bandiala. Samantala, magsasagawa naman ng MISA ang Ateneo bilang pagkilala sa pinaslang na security guard alas 11 ng umaga ng sa Loyola Schools Chapel, Loyola Campus na pangunahan ni Father Roberto Yap sa Biyernes. Nagsilugsad ng donation drive ang Ateneo de Manila University upang matulungan ang pamilya ni Jeneven Bandiala, ang security guard na kabilang sa tatlong pinaslang matapos ang shooting incident sa loob ng campus noong Linggo. Sa isang Facebook post, binuksan na ng Ateneo ang kanilang scan to pay donation channel para sa mga naulila ni Bandiala. Maaaring ipadala ang mga donasyon sa pamamagitan ng GCash, GrabPay, BDO Online, PNB, PPI Online, RCBC Online at Union Bank Online. Nagsasagawa rin ng hiwalay na fundraising activity ang Ateneo Law Student Council para sa pamilya ni Bandiala. Layunin ang donasyong malilikom na makaagapay sa funeral at burial services ni Jeneven at bilang suporta na rin sa naulilang pamilya. 24 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga sa mga balita pa rin natin. Anim pang opisyal sa ilalim ng Department of Transportation ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa oath-taking ceremony na pinangunahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ipinakilala nito ang mga bagong opisyal ng ahensya. Ito ay sina Kim Robert De Leon bilang Undersecretary for Administration ng DOTR, Elmer Francisco Sarmiento bilang Undersecretary for Maritime Sector, Attorney Timothy John Batan bilang Undersecretary for Planning and Project Development, Attorney Teofilo Guades III bilang LTO Assistant Secretary, Carlito Castillo bilang PPA Assistant General Manager for Engineering, Francis Kiel Mansile bilang PPA Assistant General Manager for Operations. Bukod sa anim, una na rin nanumpa sa tungkulin si Attorney Hernani Nieves Fabia bilang Administrator ng Marina. Opisyal nang nanumpa kahapon bilang Chief of Presidential Legal Counsel si Juan Ponce Enrile kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PBBM, tiwala siya sa kakayahan ng dating senador, lalo na sa aspeto ng usaping legal sa mga magiging aksyon ng kanyang administrasyon. Iginiit din ang punong ehekutibo na hindi matatawaran ang kakayahan at karanasan ni JPE bilang isang magaling na lingkod bayan kung kaya tinirang niya ito sa nasabing pwesto. Samantala, nagpasalamat naman si dating Senator Juan Ponce Enrile kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paghirang nito sa kanya bilang Chief Presidential Legal Counsel. Pinasalamatan din Enrile si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa maganda at komportableng opisina na ibinigay sa kanya malapit sa tanggapan ng Presidente. Sinabi naman ni Enrile na ito ang kanyang magiging huling serbisyo sa publiko at sa bansa. Anya, wala na siyang ibang naging amo maliban sa Presidente at magiging gabay niya sa kanyang bagong gampanin ang sinumpaang pangako na mababatid na si JPE ang pinakamatandang opisyal ng Malacanang na inappoint ni Pangulong Marcos sa edad na 98 anyos. Inihalal si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos bilang Senior Deputy Majority Leader ng Kamara. Ang pag-alal kay Marcos bilang ikalawang pinakamataas na leader ng House Committee on Rules ay itinulak ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe na chairperson ng Rules Committee. Mababatid na inihalal din ng Kamara bilang Deputy Majority Leader sina Representatives Josephine Lacson Noel ng Malabon, Marlene Primicias Agabas ng Pangasinan, Lianda Bolilia ng Batangas, Franz Pumaren ng Quezon City at Jude Asidre mula sa Tingog Port List. Samantala, inihalal naman bilang Assistant Majority Leader sina Representatives Ana Victoria Veloso Tuazon ng Leyte, Sancho Fernando Oaminala ng Misamis Occidental, Jaime Cuanco ng Tarlac,
Richard Gomez ng Leyte at Raula Angelo Bungalona mula naman sa Ako Bicol Party List. Samantala, sa kaugnay na balita, inihalal na ang mga kongresista na mamumuno naman sa iba't ibang komite nito. Sa sesyon ng plenaryo ngayong araw ay tinulak ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Dalipe ang nominasyon at paghalal sa mga sumusunod na chairperson: Bohol Representative Edgardo Chato sa Committee on Climate Change, Pasig Representative Roman Romulo sa Committee on Basic Education and Culture, Albay Representative Joey Salceda sa Committee on Ways and Means, Ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa Committee on Appropriations, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez sa Committee on Accounts, Aklan Representative Teodorico Haresco Jr. sa Committee on Economic Affairs, Baguio Representative Mark Go sa Committee on Higher and Technical Education. 29 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Pagkakaisa ng mga miyembro ng Kamara para matupad ang legislative agenda ni PBBM, ipinanawagan. Detalye ng bulitin ang iatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Hinimok ni Juan Pacman ng Party List Representative Mikey Romero ang mga kapwa nito mambabatas na magkaisa upang matiyak na maipapasa ang mga panukalang batas na prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y matapos mapabilang ang apat na panukalang batas na inihain ng kongresista sa 19 na listahan ng priority measures ng Pangulo. Kabilang narito ang National Government Rightsizing Program, National Defense Act, National Land Use and Management Act, Unified System ng Separation, Retirement at Pensyon ng mga militar at uniform personnel. Ayon kay Romero, makakaasa ang Pangulo sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na maaprobahan ang 19 nitong prioridad na panukalang batas. Ito si Patrol 11, Tino Rasco, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Pag-ibig kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga balita sa IC Balita Nationwide bangumagang edisyon. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, magbabalik kami ni Jam pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, eksakto na po alas 7:30 ng umaga. IC Balita, IC Balita Nationwide. Balik tayo sa mga detalye pa rin ng ating mga balita. 33 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita, IC Balita Nationwide. Disbayado ang Department of Health o DOH sa paglaps bilang isang ganap na batas ng vape bill. Ito'y matapos kumpirmahin ng Malacanang ang ulat makarang hindi ibito ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang nagre-regulate sa importasyon, paggawa at pagbebenta ng vape at novel tobacco products. Gayunman, ipinahayag ni Maria Rosario Berhere, officer in charge ng DOH, na itutuloy pa rin nila ang pangangaral sa publiko sa masamang dulot ng vape at tobacco products. Titingnan naman ni Berhere kung posible pa sa susunod na kongreso na isulong ang pag-review sa batas. Kabilang ang DOH sa mga tumututol sa vape law na layuning ibaba sa 18 mula sa 21 ang edad ng mga pwedeng gumamit ng vape at e-cigarette. Taliwas kasi nila ito sa public health goals na layong maprotektahan ang mga kabataan laban sa usok na inilalabas ng mga produkto. Kaugnay niyan, posible pang makapaglatag ng remedyo kahit isa ng ganap na batas ang vape law. Inihayag ni dating Health Secretary Francisco Duque III na isang malaking banta sa kalusugan, lalo sa kabataan, ang nasabing batas, kaya't kailangan itong kilatising ang maigi. Ayon kay Duque, wala namang kapangyarihan ng DTI na mag-regulate ng mga produkto nga may health issues, kaya't dapat ang FDA ang manguna sa pag-regulate ng vape.
otoridad ano, para i-regulate ito. It has to be with FDA. Hindi pwede sa DTI dahil wala naman competence ng DTI to regulate. Trabaho talaga ng FDA ito para saan sa batas na lumikha ng Food and Drug Administration na pagdating sa pag-regulate ng mga produkto na may health issues, dapat ang FDA. Okay. So baka pwedeng ito, depende na ngayon kung sino ang DOH ang pwedeng magsampa ng apela sa Supreme Court. Iniayag naman ni Filipina College of Physicians o PCP President Dr. Maricar Limpina na nagkaroon ng paglabag sa mandato ng FDA. Kwinestyon din ni Limpina ang provision ng vape law na nagbaba sa edad ng mga maaaring bumili ng mga nasabing produkto. So, may constitutional ano po ito, parang violation po ng ating ng constitutional mandate ng FDA, no? So, yun po yung una. Pangalawa po, yung pagbaba ng edad, no? Ng product. Opo, ibinaba po sa 18, nasa 21 na po. Tama na nga po yung 21 years old. Kung yung 21 years old na po ay hindi pa nga sapat. Dating DOH Secretary Francisco Duque III at PCP President Dr. Maricar Limpina sa panayam ng DWIZ. Sa kaugnay na balita, may report tayong tatanggapin mula sa labas ng studio. Legalidad ng pagiging ganap ng batas ng vape bill kinukwestiyon. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Suportado ng Civil Aviation At Shelly, tabayanan po natin question ni Senator Alan Peter Cayetano ang legalidad ng pagiging ganap ng batas ng vape bill. Tanong ni Senator Cayetano ay kung may tuturing bang ganap ng batas ang vape bill gayong ipinasa ito sa 18th Congress at inaprubahan o hinayaan naman na maging ganap na batas sa ilalim ng 19th Congress. Question ni Senator Alan Peter Cayetano ay kung ang bill na naipadala sa tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang panukalang batas na naipasa sa 18th Congress ay maaaring aksyonan na tulad ng kung aaprubahan o ibabasura ng bagong Pangulo. Saan niya nagmula ang kapangyarihan ng Pangulo para gawin na ipasa o kaya hiya ang maglapse in tulo ang panukalang batas na naipasa at naisumiti pa sa nakalipas na administrasyon. Ayon kay Cayetano, karaniwan ang mga hindi naipasang panukalang batas sa 18th Congress ay muling iniyahain o nire-refer sa Senado sa sumunod na Kongreso. Gayet ni Cayetano, kung ipipilit ng mga tobacco advocates na ganap ng batas ang vape bill ay kukwestiyonin nila ito sa Korte Suprema. Hiniling din ni Cayetano na pag-aralan uli ang vape bill, mahalagaan niya na magkaroon ng legal opinion ang legal department ng Senado hinggil dito. Samantala, inirefer ang privilege speech ni Senator Pia Cayetano, may kaugnayan nga sa pagiging ganap ng batas ng vape bill. Ito'y inirefer sa Committee on Health at hindi na sa Committee on Rules. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagletsin pila metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat Patrol 19 na Sally Ortega Bueno. Samantala, inaayos na ng Department of Education o DepEd ang mga paaralang na salanta ng bagyo para sa pagbabalik ng full implementation ng face-to-face classes sa Agosto. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio, lang ikot siya mismo sa mga paaralang na salanta ng bagyong Odet sa Bicol. Dito nagsagawa ng inventory ang pangalawang pangulo kung handa na ang mga paaralan sa nalalapit na pasukan. Maliban sa paghahanda, magsasagawa rin ng counseling ang DepEd tungkol sa pagbabakuna at mental wellness para sa mga batang hindi pa nakakapag-in-person classes. Sa Agosto 15, inaasahan nga maglalabas ng guidelines ang DepEd para sa pagbubukas ng klase. Ipinayag naman ang Philippine National Police o PNP na kanilang paigdingin pa ang pagkikipag-ugnayan sa mga school authorities bilang preventive security measures ngayong nalalapit ng normal na pagbabalik ng klase.
Ito'y kasunod na rin ng nangyaring pamamaril noong Linggo sa Ateneo de Manila University kung saan tatlong individual ang nasawi kasama na ang dating alkalde ng Lamitan, Basilan na si Rosita Furigay kasama ang security guard at executive assistant nito. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., magpapatuloy ang kanilang pagkikipag-dialog sa mga stakeholder kung saan kanilang ipipresenta ang detailed security plans upang hindi na maulit ang kalintunad na insidente. Siniguro ng PNP ang pagpapatupad ng safety measures upang hindi makapasok ang mga unauthorized persons sa mga paaralan. Pag-ugnayan ng Department of Education sa Department of Public Works and Highways upang tiyaking handa ang mga paaralan sa pagsisimula ng school year 2022 to 2023 sa Agosto 22. Ayon kay DepEd Spokesperson Attorney Michael Tana Poa, magkakaroon ng interagency coordination alinsunod sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA na dapat nang bumalik sa in-person classes. Mayroon pa anyang ilang bagay na kailangang ilatag sa DPWH bilang paghahanda sa academic year. Sa panig naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, tiniyak nitong makikipagtulungan sa national at local government, private sector at international stakeholders upang madagdagan ang investment sa edukasyon. Magsisimula ang school year 2022 to 2023 sa Agosto 22 at magtatapos sa Hulyo 17 ng susunod na taon. Plano naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na gumawa ng tulay na mag-uugnay sa north at southern part ng Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, plano nilang itayo ang mga tulay mula sa Marikina at Pasig River at mula doon ay mapabilis ang mobility ng mga taga Kalakhang Maynila mula norte hanggang south. Dagdag ni Bonoan, kumukunti ang connectors dito sa NCR kaya't kailangan may pagpatuloy ang construction development. Ani Bonoan, target nilang ipatayo ang nasa 5 hanggang 6 na tulay. Dagdag ng kalim na patuloy pa rin magpapagawa ang gobyerno ng mga expressway papasok sa iba pang bahagi ng NCR. Isa na rito ang entry sa eastern part na kung saan ang tumbok ay mga lugar ng Pasig at Kainta mula sa Bulacan. 7:42 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. CAAP, suportado ang DOTR sa commitment nito na mapabuti ang aviation industry. Detalye ng balita nga ni Ate ni Patrol 45, Raul Esperas. Suportado ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si DOTR Secretary Jaime Bautista sa kanyang commitment kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpalabas ng direktiba para sa transport sector, particular sa aviation sector, na sa sinagawang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Sangayon sa CAAP, malaki ang kanilang kumpiyansa na makakamit ni Secretary Bautista ang commitment nito para sa aviation industry bilang isang secretary na na-appoint ni Pangulong Marcos na nanggaling sa aviation industry. Sangayon kay CAAP Acting Director General Captain Manuel Antonio Tamayo, ang pagkikipagtulungan ng CAAP sa DOTR ay puspusan kung kaya't inaasahan nila na makakamit ang direktiba ni Pangulong Marcos na pagandahin at ayusin ang aviation industry sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, Nagul sa Impilamento de Lucas, DWIC. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Maraming salamat, Raul. Samantala, mayroon na tayo 44 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Itinanggi naman ang pamunuan ng Adamson University sa Maynila ang pagkakadawit nila sa isyu ng instant doctorate o PhD degree. Ito ay matapos ibakin sa posisyon si Peng Xilin, University Head ng Xiaoyang University sa Yunnan, Hunan, China. Matapos niyang i-rehire ang 22 gurong na pinadala niya sa Adamson. Ang mga gurong ito ay nakakuha ng doctorate sa loob lamang
ng 28 buwan taliwas sa dapat na 4 hanggang 5 taon. Iginit niya ng Adamson na hindi totoo ang akusasyon dahil sumusunod lamang sila sa polisiya, guidelines at standards na itinakda ng Commission of Higher Education. Wala rin anilang kaugnayan ng Adamson University sa Shaoyang o Shaoyang College at sa faculty members nito dahil pinoprotektahan nila ang kanilang reputasyon at pangalan. Pinagtibay na ng Sandigan Bayan ng 4th Division ang pagbasura sa 200 billion peso civil case kaugnay sa assets at properties ng pamilya Marcos na karamihan ay na-recover ng gobyerno sa mga nakalipas na taon. Sa 12 pahina ng July 22 resolution, ibinasura ng Anti-Graft Court ang motion for reconsideration ng Presidential Commission on Good Government para baliktarin ang December 16 at 2019 ruling na nag-dismiss naman sa kanilang hirit na reversion, reconveyance, restitution at accounting na umano'y 200 billion peso ill-gotten wealth ng mga Marcos. Ang naturang resolusyon ay pinunente ni 4th Division at Chairman Alex Quiroz na sinang-ayunan ni Associate Justices Maria Teresa Mendoza Arcega at Mary Ana Corpus Manyalak. Bago ang December 16, 2019 ruling, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan sa PCGG na magsumite ng report sa status ng properties na sinusubukang ma-recover sa mga nasasakdala. Ipinunto ng korte na ang pagbasura sa buong complaint alinsunod sa best evidence rule ay hindi warranted, lalo't karamihan sa mga ari-arian ay matagal nang na-recover ng pamahalaan. Kabilang sa mga na-recover ay shares of stock sa ilalim ng IRC Group of Companies na ibinigay sa gobyerno sa pamamagitan ng compromise agreement kay Jose Campos noong 1994. 526 pieces ng sequestered art collections na nasa kustodiya na ng Bangko Sentral ng Pilipinas at 111,415 shares ng PLDT sa PTIC na idinispose noong 2006 sa pamamagitan ng public bidding pabor sa Metro Pacific Assets Holdings sa halagang 25.2 billion peso. Samantala, humirit ng medical and wellness leave si dating Pangulo at incumbent House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang pumunta sa France at Singapore mula Hulyo 27 hanggang Agosto 11. Bunso dito ay hindi makadalo ng pisikal sa 7 sesyon ng Kamara de Representante si GMA, bagamat plano nito na dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng Zoom. Mapapatid na hindi nakadalo si Arroyo sa sona ni PBBM kahapon o nung nakaraang araw matapos na magpositibo sa RT-PCR test noong Hulyo 22. Samantala, binigyan din ni Arroyo na binigyan siya ng sertifikasyon ng kanyang doktor na siya ay hindi na nakakahawa. Subaybay sa mga detalye pa rin ang ating mga pangunahing mga balita sa IC Balita Nationwide pangumagang edisyon. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, magbabalik kami ni Jam. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 48 minutos, magkalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Itinaas pa ng International Monetary Fund ang growth forecast ng gross domestic product ng Pilipinas sa 2022 sa 6.7%. Mula ito sa original na target na 6.55% sa kabila ng inaasang pagbaba sa ikalawang quarter ng taon. Ayon kay IMF Resident Representative Ragnar Gudmundsson, ibinasa ang forecast sa July 2022 World Economic Outlook kung saan nakita ang malakas na recovery momentum ng bansa. Sa unang quarter ng 2022, bumalik sa pre-pandemic level ang GDP ng Pilipinas. At inasa ang bubuti pa sa second half ng 2022 at 2023. Ang GDP ay tumutukoy sa kalagayan ng ekonomiya ng isang bansa sa kada quarter ng taon. Balita sa labas ng bansa. Magbabawas
ng supply ng gas ang Russian energy giant na Gazprom para sa European Union. Dahil ito sa gagawing maintenance work sa pamamagitan ng kanilang main pipeline. Ayon sa Gazprom, isang turbine sa Nord Stream 1 pipeline ang kanilang patitigilin sa operasyon na inaasahang makakaapekto sa 20% ng gas production. Hindi naman naniniwala ang Germany na sa dahilan na ito ng Russia dahil wala naman anilang technical na rason para limitahan ang supply ng gas. Paraan lang umano ito ng Russia upang pahirapan ang mga bansang kabilang sa EU, lalo't malapit na ang taglamig. Unang inakusahan noon ng EU ang Russia na gumagamit ng gas sa kanilang armas laban sa mga bansang hindi kumakampi sa kanila. Sa entertainment, a trending news. Hoy, eto na nga, senyor. Tunay nga daw ang kasabihan na love moves in mysterious ways. Nina to. Si Nina ang kumanta nito. Sino yan? Si Nina. Si Nina yan? Hindi. Yun ang kanyang kanta, Love Moves in Mysterious Ways. Ano ibig sabihin? Ito daw ay matapos. Mahina ako sa English, ano yan? Yeah, eto nga. Anong ibig sabihin? Medyo mahina-hina rin ako sa English, senyor eh. Pero ito daw ay matapos ikasal kahapon ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Uy! Sa longtime coach at boyfriend nito na si Julius Naranjo. Sa dami-dami ng pagbubuhat niya. Yes. Ilang may buhat, bubuhat yan? Na sa kanya ngayon. Ngayon may bubuhat na ngayon sa kanya. Yan. Sa dami-dami ng kanyang pagbubuhat, na uwi na rin sa mayroon ng magbubuhat sa yan. Kanya. Yan. Wow. Naman ang maganda. Sabi nga, senyor, ginanap daw ang wedding sa Baguio City. Mm-hmm. Nakaparehong araw kung saan nakuha ni Heidelin ang gintong medalya sa Tokyo 2020. Mm-hmm. Suot daw ng atleta ang isang off-shoulder na wedding gown habang looking dashing din sa suot na barong si Julius na pawang gawa ng sikat na designer na si Francis Libirana. Aba, nabatid na bago ang kasal, naging usap-usapan na inalok si ni Julius ang kanyang wife-to-be na lumagda sa prenup agreement na nagpapatunay na hindi material na bagay ang ikinagusto niya sa Olympic. Ikaw ba gusto mo yung ganun, may prenup? Ako ayoko ng ganun. Ayaw mo ng ganun? Oo. Ano? Yung bang para bang ano? Alam mo na? Yes, oo. Alam na natin. Sa tinginan natin, alam na natin yan, senyor. Wala pa naman daw impormasyon kung tinanggap ito ang gold medalist na una-umano nga nag-take initiative upang ihayag ang crush kay Julius. Aba, si Heidelin pa lang may crush kay Julius. Ah, ganun? Noong October 2021, na-engage sina Heidelin at Julius. So, ibig sabihin, mayroon pala siyang, kumbaga sa ano, habang siya nagbubuhat. Oo, may pasulyap-sulyap siya kay Julius. Ayan. Yan, inspirasyon ang tawag doon, senyor. May inspirasyon bago magbuhat, si sulyap muna, no? Okay, you know. Okay. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Okay, tingnan natin ang ating balitang sports. Siyempre, sa pamamagitan pa rin ng ating Real Sports, Anthony Suntay. Anthony? Magandang umaga, senyor. Alam mo, kahapon naglabas ng panayam ito si E.J. Obeana dahil alam naman natin... Uy, batiin muna natin yung Jose, yung weightlifter natin. Bagong kasal eh. Bagong kasal? Congratulations! Narinig ko nga yung nagpag-usapin diba? Yung dalawa eh. Sa pagbubuhat-buhat din, ngayon may bubuhat na sa kanya. Ikaw talaga, senyor, ha? Tapos na yung entertainment balita, pero yun pa rin yung nasa isip mo. Ha? Siyempre. And ito si E.J. Obeana kasi, ang sabi niya eh, hinahangad niya ngayon na makakuha naman ng medalya. Kung ginto, mas maganda, para nakuha nga ni Heidelin yun sa last Olympics. Pero sabi niya, basta any medal, sabi niya sa Olympics, para sa larangan ng track and field, eh, malaking bagay yan. Dahil noong isang araw, nakuha niya yung bronze sa World Championship, which is actually the first medal ng Pilipinas. Since nag-umpisa yung World Championships in 1976, kaya nakita natin, you know, talagang record-breaking yung ginawa ni E.J. Obeana. At inahangad niya, sabi niya, I will try my very best to be able to do the same thing pagdating ng Paris 2024 Olympics, senyor. Matindi yan, ha? Matindi talaga. Matindi talaga yung ginawa ni Heidelin dahil yun ang una-una natin gold medal sa ano sa Olympics ever. Kaya inahangad naman ni EJ, ito naman makakuha siya ng first ever medal sa larangan naman ng athletics. Hindi gold, ha? Kahit na medal lang, ha? Basta medal, wala pa tayo nakukuha sa ano, eh. Marami tayong mga nakuha sa boxing, di ba? A silver medal, pero wala pa tayong medal sa larangan ng athletics. Okay. So, yun ang gusto niya makuha. Mm-hmm.
Have a good day, everybody. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Sumayin niyo ang isang pang-edisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin sa IZ Radio at IZ TV. Himpilang may todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Bago. Siyempre, senyor, babatiin muna natin ang mga may birthday ngayong araw na ito. Patrol 17 na Jopel Peleño. Uy, happy birthday din ha, kay Mr. David Oro at sa ating boss. Ah, Tia Vic De Leon Lima, birthday niya ngayon. Kaya pala dami pandesal ha? Oo. Okay. At siyempre, kami po ang mga nag-atid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. Marami po salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang bayanan, ang inihintay ng lahat. Inihintay ninyo, inihintay ng lahat. Ang magulo, ngunit makabuluhan. Ang palatuntunang Karambola! IZ Balita Nationwide.